Ayun nga guys, may problema ako kasi maghahakot ako ng gamit ni Ati Tata. Ati Tata na umuwi ng Zamboanga kasi nag-airplane siya tapos nag-over the baggage siya ng halos 30 kilos. And magbabayad siya ng malapit 4,000 kaya ayun, pinataksi niya, iniwan niya sa akin. Maliit lang naman. Mga tatlong ano lang karton na sobrang laki. Ayan na siya yung isa. Ito guys, oh. Ayan, may pangalan pa siya, oh. Ready to ano na sana. Ready to flight na, ayan. See? Ano pangalan niya pala? Ay nako. Ayan ang laki niya. Ano kayong laman niyan? Pero hindi ko ano bubuksan niyan, kaya naman. Kunin ko pa yung dalawa, guys. Ay nako. Si Ate talaga. Patulong na lang ako dito sa mga. Magpapatulong ako sa kanila. Ayan. Nilipat nila yung aking flowers dyan. Oh. Hi, Kuya Digoy. Ha? Hindi ako tin ko tong ano. Ayun. Carton. Ini. Oo. Iwan to sa akin. Nandiyan naka ano. Kasi ano siya. Yung sasakay ng eroplano. Tapos halos 30 kilos yung ano. Okay. Teddy bear lang yata yan. Ang dami. Ayan na guys. Yung aming bagahe. Thank you. Ito ano to eh. Iwan, anong laman ito? Pasuyo na lang kaya. Ayan, yung aming taga-buhat. Joke. Ay, diba? May cargador pa kami. Wow, joke lang. Mababait yan sila eh. Si mga kuya, kuys dito. Yan na lang. Thank you. Wala kasi siyang maiwanan, kuya, kaya sa nakiusap. Oo, kasi ano, yung iiwan niya sana sa ano, kung itatapon niya naman sa airport, sayang naman. Kaya hindi, mga teddy bear yata yan, tsaka mga iwan, ano pa yung ibang gamit na yan. Mga isang buwan lang naman siya doon. Babalik lang agad. Oo. Thank you. Ayan na siya, ang lalaki. Ang lalaki, may pangalan na sana guys, oh. Pero nilagyan niya pa yata ng name. Ayan. Doon niya pa sinulatan talaga sa airport. Ang galing talaga. Naawa kasi ako kay Ati Tatay. Mabait kasi yan sa akin. My friends. My long time friends. In here, Talayan of Quezon City. And guys, ako na lang magbubuhat nito paloob. Kasi bawal sila pumasok sa loob ng aking mansion. Sana bumalik agad si Ate Tats dito. Kasi ang dami-dami ng gamit nakatambak sa aking kwarto. Wait lang. Baka bumagsak yung cellphone ko. Mabigat din. Ayan na siya, nandito na yung kasama mo, hindi ka na malungkot. Tapos may isa pa. Ay naku, tinambakan ako, pero okay lang, walang problema yun. Basta si Ati Tata, isang buwan lang naman to sa akin eh, mag-stay. Kalat pa yung kwarto ko guys. Hello, my God, saan ko to yan oh. Guys, paano ba yan? Punong-puno na yung kwarto ko. Oh my God, saan ko pa ito isiksik? Ayan. Saan ko ito siya i-ano papasok? Oh my God. Saan ko ito i-ano ilalagay? Ay, naku si Ate talaga. Ikaw kasi, sabi ko sa'yo, mag-barko ka na lang eh. Tugas ng walo ni Ate Tata. Ano ang aking gagawin?
Nalilito ako. Sa pahigain ko sa ilalim ng aking kama. O, pwede. Pahigain ko na. Araan. Hindi naman siya na ano, nababasag. Iba na nung laman nito. Pero okay. Dito naman yung tubok dyan eh. Hirap, guys. Tapos pupunta ko ng Batangas next week. Yun. Pagkukunin niya sa akin, wala ko dito. Maghintay na naman siya ng ilang araw bago ako bumalik galing Batangas. Kasi magbabakasyon kami ng aking talagas. Nakikinalakan siya, puno na, wala pang laman. Walang laman. Ay, nakikita yung aking mga madlang ginagamit. Kakainin. May KFC pa pala ako. KFC na lang ulamin ko. Makalat. Makalat. Nagluto pa pala siya ng oatmeal.